Magandang araw sa inyo lahat. Lockdown pa rin, wala nang wakas. Pero huwag kayong mag-alala, tatapos din to, manalig kayo. Yung bubonic plague nga, nalampasan natin eh. Million nga lang na namatay, pero nalampasan natin. Pero eto, ngayong COVID, syempre hindi tayo makadrive-drive. Paminsan-minsan lang, katulad nito, pag may importanteng gagawin. Kaya stuck tayo sa mga paborito nating pastime sa buong mundo. At yan yung mangarap. Masarap mangarap kasi libre siya. Pwede mong gawin kahit saan. Habang nagda-drive, habang may ka-meeting ng mga boss, at saka habang umi-evac. So isa siyang therapeutic na bagay. At napapabungis-ngis na lang ako every once in a while kapag may mga naiisip ako na ayos yun. Alam ko kayo rin, no? At yan nga yung pag-uusapan natin ngayon. Yung mga pangarap natin. Eh, simple lang. Hindi naman ako nangangarap ng mga malulupitang mga Jaguar, Ferrari, Lamborghini. Ayan. Kasi syempre sinesensor na ng utak ko. Tang ina, sinasabi, Ramon, yung realistic naman, yung pwedeng mangyari. Tsaka kung nangyari man, hindi mo money, mo problems. Yung mga parang masarap dalhin. Oh, anyway. Okay, ngayon pag-uusapan natin ng top 5 na mga pinapangarap kong sasakyan. Ayan. Okay, syempre hindi na tayo nangangarap ng Lancer kasi syempre meron na tayo. Yan, hindi naman sa sinasabi ko natupad ko na 'yung mga pangarap ko pero parang ganoon lang. Wala. At Chiroko rin sana eh, no? Kaso lang para ka naka-cosplay. Ano ba nga hindi ko na pinapangarap? Halimbawa, SIR. Yan, kasi pangarap na lang lahat eh. Doon pangarap ko din 'yan, ano? Pero dahil ano na yan eh, given na eh, na parang pangarap na ng lahat, huwag na nating banggitin yan. Ano ba mga sikat na pinapangarap? Si Alawi. Huwag na, kaya bibilin. Okay, top 5 na pangarap ko sa sasakyan. No particular order. Number 1, Honda Civic Hatchback. Kaya sabi ko DSIR, pero yung Honda Civic Hatchback. Gusto ko magkaroon yan eh, kasi parang maliit, magaan, tapos lalagyan mo ng V18C. Yun, V18C, no? Pa yung nakasakay na ako ng ganyan, ipaparev mo lang ng mataas na ganon. Tapos, bang! May sipa eh. No? Tapos 8,000 RPM, tol! 8,000 RPM na hindi sumasabog. Puta, gawin mo sa Mitsubishi yan. Granada, transmission, makina, turbo, puta. Yun, yung nagagalit lang na VTEC. Problema dyan sa pangarap na yan, kaya minsan sinasour graping ko, napakamahal ng mga bagay yan, yung mga pyesa, bukod sa mga pyesa, upgrade parts, ayan, masyadong mahal para sa makukuha mo, alam mo yun, pag yun na yun, pero syempre binabayaran doon miles per miles, parang ganyan. Tapos yung katabi mo may ganun din, laging mas pogi sa'yo, hindi naman sa competitive ako, dapat di naman dapat tayo nagkukumparahan. Pero minsan, hindi mo mapigil eh. Kasi syempre, medyo parang racing-racing yun. Ang tingin ako, mabilis yung Civic niya. Parang ayaw mong patalo eh. Ganon. Sa akin lang ha. Kabalit kasi edits ko, kaya ganon. Susunod! Corolla. Small body. Yeah! Isa na namang kotse to na na-video ko na. Gusto ko yung ganon. Yung katulad dun sa kanya, malinis lang. Swabe lang yung dating. Parang ano. Yung Corolla na parang classic eh. Alam ko, ano yun? Economy car, pero parang napaka elegante ng dating niya kapag hindi ginagalaw, mukhang stuck na stuck, pati yung bumper itim, ganyan. Nakikita ko yung mga interior noon, puta parang matagal maluma eh. Basta alaga eh. Tapos syempre, ang mga options dyan, yan ah. Puta, engine swap na naman tayo. Ang dami, mga 16 valve, 20 valve, tapos may 1.3 turbo, minsan may 2 liter turbo pa. Parang ganda lang tingnan sa garahe mo na, wow. 90s, yeah. Late 80s, 16 valve, you know? Tapos, ta ganyan. To. Sa maniwala kayo sa hindi. Rebo, tol. Gusto kong magkaroon ng ganyan. Lakas maka tito eh. Eh pero yun na nga, ine-embrace ko ang titohood ko. May beauty sa pagkatito. Functional elegance. Well, di man siya ganun ka-elegante. Tulad ng gusto nating imaginein kung ano yung elegante. Pero, diba?
Wala kang kailangan patunayan, yun na yun. Spacious, practical. Ewan ko kung matipid sa gas yun. Pero syempre sa laki niya, nagagawa niya kung ano yung trabaho niya eh, di ba? Pero parang matibay siya eh. Tsaka maganda rin yung loob. So yun, Revo. Yung GNX 2000 model. Di ba may bagong Revo na ano? Sport runner. Kasi parang yung panga niya parang ano eh. Parang ganun no? Gang Vito Corleone. Parang ganun yung panga eh. Gusto ko yung medyo ano, yung unang labas pa hanggang year 2000, gano'n. Parang pagka umakit ka sa gutter, halimbawa, parang hindi ka sasabit eh. May parang approach angle, yan. Yun. So, Revo. Speaking of Toyota, Toyota na naman, guys. LN pickup. LN body pickup. Alam mo yung LN na pickup? Hilux, guys. Pero hindi yung Hilux na kasabayan ng Innova, yung 90s Hilux. Yun na, parang hindi na luluma yung dating eh. Tsaka syempre, sa Top Gear, napanood natin. Killing a Toyota. Parang hindi mamatay-matay eh. Four-wheel drive, turbo diesel, medyo tinaas ng konti. So maganda yan, mga panghakot ng mga 4G63 natin. Ano? So problema ko sa pickup. Kung may pickup ka, asahan mo, meron at merong manghihiram yan. Yung mga walang pickup, hihiram sa'yo. Panghahakot ng mga furniture, mga refrigerator, mga pag maglilipat ng bahay, obligado kang ipahiram eh. Kasi baka sabihin na, ang damot mo naman, Ramon. Ayaw mong pahiram yung pickup mo. Eh, hindi mo naman pinapanghakot. Bakit? Forma lang. Magkaka-pickup ako, gusto ko yung mga ganong style. Katulad, pero pwede rin yung katulad nung kay Bebeli na yung Nissan na parang pickup. Parang magkamukha naman sila eh. Parang magka-genre. Problema din dyan sa coaching yan. Naku, napakamahal din. Parang yung mga tao, ano yung waragat, man? Ano yung waragat? So, alam nila kung ano yung meron sila. Hindi nila pakakawalan basta-basta ng mura yung mga pickup na ganyan. Nakikita ko yan sa mga Facebook marketplace. Puta, mga presyuhan ng ganyan. 600, 700,000. Wow! Pero parang ano naman, kasi siguro indestructible. At eto, last but not the least, na mga pinapangarap kong sasakyan ngayon. Siyempre, ngayon lang, no? Kasi itong pangarap ko na to, nagbabago naman every 24 hours, ganyan. Di ba nila sa alawaan sa kotse, wag lang sa babae. Yan. Solid tayo kay Bebeli. Okay. Suzuki Every Wagon. Transformer van. Parang ganun eh. Hindi ko alam actually mga pagkakaiba nila. May mga pinapanood akong video vlog, ina-explain. Pero parang nalilito pa rin ako eh. Pero yung maliliit na Suzuki van na minsan tinatawag nilang Transformer, yan. Crush ko rin yan, tol. Maliit, compact. Feeling ko kasha motor sa loob nun eh. Yung mga motor mong below 400cc, pwede mo isakay doon, drive mo sa highway. Tapos, dali mo na kung saang rough road mo gustong ipasyal yung motor mong below 400cc. Ang nakakatawa naman, parang kontra siya sa mga panahon ngayon eh. Kasi isipin mo, napakaliit na sasakyan, ang daming pwedeng isakay. Tapos di syempre siksikan yung mga tao doon. Walang social distancing, guys. So yun, no? Suzuki Every Van. Pagka yung mga JDM na gano'n, nakikita ko na yun eh, putol yung bubong at sina-assemble lang. Suzuki yung na van na lumabas din dito sa Pilipinas. Pero mas maganda yung JDM, syempre mas suave yung interior, maraming features, may mga remote-remote yung pinto sa gilid, ganyan. So yun, yun ang mga top 5 na pinapangarap natin mga sasakyan yung mga panahon na to dahil lockdown. Hanggang pangarap muna tayo. Sarap talagang pambuhay ng loob itong mga iniisip eh. Thank you. Tuloy lang natin itong pagpapangarap. Gamitin natin ang pinaka-entertaining na bagay na meron tayong lahat. At yan ang ating imahinasyon. Yan ang ating brain. So, ingat lagi. Share ko lang yung pangarap ko. Share niya rin yun sa inyo. Ano ang top 5 nyo? Kung pabago-bago yan tulad ko. Ako po ulit si Ramon Bautista, nagsasabi ng peace out, JDM number 1. Ingat lagi. Ganda rin MX5 eh, no? MX5 Miata, no? Yung unang labas. Pa-drive na ako nung gano'n. Nasaya din eh. Gusto ko rin Mustang. Lakas ng dating eh. Napaka-bulgar nga lang. Sinasabi mo, ang angas ko eh. Tapos Prado, yon Prado, yung sinaunang Prado. Yung parang box type pa. Parang kahit saan, pwede mong dalhin eh. Tapos alam mo yung kotseng napaka-gangsta? Puta, Toyota Crown.
na 1960s. Parang pagbababa ka, dapat naka-fit na fit yung coat mong ganun eh. So maglalabas ka ng Tommy Gun, rarat-ratin mo yung mga kalaban mo eh, no? Toyota Crown 1960s, itim! Ganun, no? Pero alam nyo yung pangarap ko talaga pagkatapos na itong lockdown, alam nyo kung ano, magpagupit. Sana all.